naging alayas na ni President Hidalgo si Diana sa kanyang posisyon. And so, in short, you are now looking at the new Executive Secretary to the President. Baka naman may connect tayo sa custom para lang sa mga spare parts ng sasakyan. Not so fast, my boy. Bakit, Dad? Hindi mo gagamitan yung position mo for our game? Minor adjustments tayong gagawin. My gosh, kung kailan malakas ang kapit natin, magtitipid tayo. I didn't say that. Ang sinasabi ko lang, dapat mag-iingat tayo sa mga ikikilos natin. Kailangan magpo-project tayo ng magandang image para sa media. Mag-iingat kayo sa mga papasukin ninyong transaksyon at mga racket. Bakit hindi namin ito nakita? Noon pa dapat namin napigilan si Lily. Huli na ba ang lahat? Tansalonga, ang ginagawa mo dito? Nag-aloko kasi ako ng tulong kay James. Hindi ho ako bulag para hindi ko makita yung nangyayari sa palasyo. Alagad din ho ako ng batas, kaya hindi ko hahayaan na magpatuloy yun. Sina Elizabeth, makakatulong sila sa atin. Yan din ho ang iniisip namin. Tulungan nyo sila. Pero Captain Salonga, huwag mong ipapaalam sa kanila na kakamay ka namin. Para kung magkahulihan man at pilitin silang magsalita, hindi kanila mailalantad. Yes, ma'am. Ano na bang nangyayari sa palasyo? Napalitan na kayo agad, ma'am. At kinuha ng presidente si Judge Arturo Padua para maging executive secretary niya. Judge Padua? Well, ano ba may tutulong ko? Sa ngayon, wala pa. Pero ang kailangan ko lang, ayusin mo ang trabaho. Yung hindi tayo mabubuko. Makakasaka. Pag-uusayan ko ito at alagaan kong pwestong ito na para bang sarili ko ng buhay. Nakita ko si Judge Arturo Padua nang dumalaw siya sa palasyo noon. Malamang matagal na itong pinagpaplanuhan. Ma'am, nag-aalala po kami sa presidente. Tanging ang first lady lang ang pinakikinggan niya ngayon. Kaya nga kailangan magtulungan tayong lahat para mailigtas natin ang Pangulo at ang bayan. Ay! Ang bongga naman ito, Ma'am Clarice. Too quick! Para saan ito? 2,000 pesos para sa lahat ng info na mabibigay mo sa akin tungkol kay Cardo. Lahat-lahat ng detalye para mas mabilis siya mapunta sa akin. Teka lang, Ma'am Clarice, hindi ka ba natatakot kay Kapitana Aliana? There are plenty fish in the sea. Ba't hindi lang tayo kumuha ng libre yung wala kang makakaaway? Basta! I want Cardo! Ay wow, ano, candy lang? Chicheria? Mas masarap yung mga bagay na pinaghihirapan. At ang gusto ko, si Cardo. At yung Aliana na yun, barangay chairman lang yan. Yung tatay ko, executive secretary yun. Kaya wala siyang magagawa. Ay, check! Sige, akong bahala, Ma'am Clarice. Lahat ng detalye tungkol kay Cardo, aalamin ko para sa'yo. Oh, sige na. Miss ka na. Bawa na. Bye! Isa po kayo dito. Mabuti naman ako. Huwag mo akong alalahanin. Ang iniisip ko si ate, kumusta siya? Maayos naman po si Lola. Pero labis ako po nag-aalas siya sa inyo. Lo, ano ba nangyari? Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Kasalanan ko yun. Patawarin mo ako. Naisip ko siguro na mas mabuti yung sarilinin ko muna ang problema. Ayoko kasi madami pa kayo. Pero Lo, pamilya ko tayo. Hindi namin kayo pwedeng pabayaan. Lalo na ngayon. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula para tulungan kayo. Secretary, kailangan mo rin malaman. Wala na ako ngayon sa posisyon. Tinanggal na ako ng presidente sa trabaho. No. Kinakailangan po namin malaman sa inyo kung ano talaga nangyari. Kung ano ang totoo. Cardo, sinampahan ako ng kaso sa ombudsman. Kasalang plunder at graft and corruption. Naging protector daw ako ni Tomas Tuason noong direktor pa ako ng CIDG. Nagbuka sila ng isang banking account sa bangko na naglalaman ng 250 million pesos. At meron pa silang mga testigo.
mga maintindihan kung bakit mabigat ang loob nila sa akin. Wala naman akong pinakitang masama sa kanila kahit noon pa. Ang akala mong kaibigan at kakampi, yung pala ang kalaban mo. Lahat ng yan ay paninira lang, General. Alam naman namin na hindi niyo magagawa yun. Tama ka, Aramil. Kaya lang na manipula na ni Lily ang lahat ng sitwasyon. Masigurado ko lang nagkamali si Presidente sa pagpili kay Lily bilang First Lady. Baka nga kaya sila nagagalit sa akin dahil iniisip nila na ako yung humahad lang sa mga illegal nilang gawain. Ano magagawa natin para mapawalan sana ang lolo ko? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, mahihirapan tayo labanan ng kasong isinampa sa inyo. Matibay ang ebidensya ni lumabas. Pero, Torny, lahat ng mga yung gawa-gawa lang. Kailangan nating mapatunayan na peke ang lahat ng ebidensyang lumabas laban kay Secretary Borja at nagsisinungaling ang mga testigo. Huwag kang mag-alala, Cardo. Gagawin natin ang lahat para mapatunayan ang lahat ng yan sa korte kapag nilitis si Secretary Borja. No, huwag mo kayo mawawala ng pag-asa. Gagawin namin ang lahat para makalabas mo kayo dito. Makakabahala lang, Cardo. Napakalakas ng kalaban. Makapangyarihan sila ngayon. Kaya nilang paikuti ang hukom. Hello, Mr. President. Pasensya na po kayo kung tumawag sa inyo ng diretso. Bakit ka tumawag, Cardo? Gusto ko po sana kayo makausap tungkol kay Lolo Delfin. Pwede ko ba kayo punta sa palasyo? Sige. Pumunta ka dito sa palasyo. Ihintayin kita. Salamat po. Hello, General. Elizabeth, balita ko, gusto niyo na daw umalis dyan sa palasyo. Huh? Parang hindi ko nalaman. Hindi na importante yun, Elizabeth. Huwag kayong umalis. Nakikiusap ako. Naku, General. Di na po namin matiis si Madam Lily. Kailangan kayo ng Presidente, Elizabeth. Mukhang di na nga niya po kami kailangan. Elizabeth, parang awa niyo na huwag niyong sukuan ng Presidente. Delikado siya kay Lily. At kayo na lang ang natitira naming mga mata dyan sa palasyo para lagi naming alam kung anong nangyayari dyan. Sige po. Sasabihin ko po sa mga kasamahan ko. Hindi na po kami aalis. Hindi na tayo aalis. Elizabeth, kausapin mo mga kasama mo, sina Aling Aurin. Gawin niyo ito, hindi lang para sa Presidente, kundi para sa bayan. No! Ano ba? Pasensya na po. Pasensya na po. Bitawan mo ang magdo. Hindi playground ng hallway ng palasyo. Sorry po. Sige na! Mamadali lang po kami. Pasensya na. Mag-ingat kayo. Ang ganda po ng baro. Dali! Bore! Kasi po, itong mga nakalipas na araw, marami po kasing pagbabagong naganap dito sa palasyo. Pwede ba sabihin nyo na kaagad? Ang dami ko pang ginagawa. Ano na ho, Aling Aurin? Ay, yun na nga po ang sasabihin. Ano to? Ano ba nangyayari? Mr. President, itatanong po namin sana sa inyo kung may kailangan pa po kayo. Wala! Baka gusto nyo po ng kape, tsaka wala nga akong kailangan! Di ba pa Mr. President, kung wala na po kayong kailangan eh, alis na po kami. Ano ba? Hindi, meron pa nga ako. Hindi! Pumunta kayo dito para sa walang kakwenta-kwentang bagay? Balik na kayo sa kusina! Opo, balik tayo sa kusina! Sir, magandang araw. Sir, meron ng appointment si Police Captain Ricardo Danisay sa Presidente. Appointment confirmed. Pabukas ng gate. Salamat po, sir. Mabuti pa. Dito na lang kayo. Ako na papasok sa loob. Sigurado ka, Dalisay? Pwede kami sumama. Oo nga, sir. Baka sakaling makinig ang Presidente kung lahat tayo kakausap. Huwag yung tanduran. Kaya-kaya ko na to. Sigurado mo makikinig sa akin ng Presidente. Anong pakay mo, Cardo? Mr. President, nagpunta po ako dito para sabihin sa inyo na hindi po totoo ang ibinibintang nila kay Lord Delfin. Wala po siyang kasalanan. At hindi niya po magagawa ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Pero malakas ang ebidensya laban kay Delfin. Kaya dapat lang na ikulong siya.
Mr. President, matagal nyo na akong kilala si Lord Delfin. At magkakasama tayong lumabang kay Cabrera. Hindi niya magagawa ang binibintang sa kanya. Mr. President, hindi ho tayo magkalaban. Magkakakampi po tayo ng Lord Delfin at ng General Oligario. Noon yon. Pero hindi na ngayon. Alam ko na lahat ng mga ginagawang katak sila ni Delfin. Sinungaling si Delfin! Inosente si Lord Delfin! Sinetap lang po siya! Setup? Sino nag-setup? Oscar, anong nangyayari? Cardo, hindi mo ba alam na hindi maganda ang pakiramdam ng presidente? Huwag kang mag-alala, Lee. Kaya ko itong mag-isa. Cardo, ano bang ginagawa mo dito? Nagpunta po ako dito para linisin ang pangalan ng lolo ko. Dahil hindi totoo ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Meron lang isang taong gusto manira sa pangalan namin. Sino? Sinong gagawa nun, Cardo? Cardo! Kung nasabi mo na lahat ang gusto mong sabihin, makakaalis ka na ng palasyo. Nandito na lang ako, dalis ko. Dalisay! Gusto ka na? Ah! Si Lolo Delfin nga pala. Masaya ba siya sa bagong opisina niya? Huwag kayo mag-alala, Judge. Matapang ang lolo ko. At hindi siya basta-basta sumusuko. Lalong-lalo na nawala siyang kasalanan. Mabuti naman kung ganun. Alam mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa pamilya ko. Pwes, paunang bayad pa lang ito. Judge, siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko na may kinalaman ka dito, ikaw ang uunahin ko. Dalisay, anong balita? Ano sabi ng Presidente? Hindi sa akin naniwala ang Presidente. Naniniwala daw siya sa mga ebidensya labang kay Lolo Delfin. Napaikot na ni Lily ang ulo ng Presidente. Hindi na siya ang Presidente ng kaibigan natin dati. Napakabastos niya si Cardo. Kung sagot-sagutin niya ako, ganun-ganun na lang? Oscar, ngayon, nakita mo na kung ano ang totoong ugali ni Cardo. Pare-pareho lang sila ni Delfin at Diana. Tama ka. Si Delfin ang dapat niyang sisihin kung bakit ito nakulong. Hindi ako protektor ng drug lord. Paano na ngayon yan? Siya pa naman yung inaasahan nating tutulong. O nga, sir. Ano nang plano natin ngayon? Mabuti pa umalis na tayo dito. Magpalamig tayo. Tara! Ang dapat natin isipin ngayon, kailangan nating makita kung paano tayo babaangon muli, kung paano natin babaguhin ang pamamalakad sa palasyo at dito sa gobyerno. Dapat hindi na makapasok ang mga katulad ni Delfin. Pero inyo, ganun ganun lang nabilog ni Lily ang utak ng presidente. Kinalimutan niya ng lahat na pinagsamahan natin. Kung kami nga hindi makapaniwala eh, kilala niya tayo. Lalong-lalo na si General Borja. Hindi lang yun, sir. Ultimo tayo, kinalimutan niya na rin. Lahat ng pakikipaglaban natin para sa bayan at para sa kanya, parang wala na lang. Kinakatakot ko lang. Baka mag-iba na ang tingin ng presidente. Hindi na kay General Borja, pati sa atin. Sigurado yun. Damay-damay na. Dahil iisa ang tingin niya sa atin. Kung akala ko pa naman, kaampi natin siya. Pero ganun-ganun lang pala mababaliwala lahat ng pinagsamahan natin. Kinakailangan natin makaisip ng paraan kung paano natin matutulungan si Lord Delfin. Hindi ako papayag na habang buhay na makulong ang lolo ko.